po natin sa linyang telepono si Attorney Rico Quicho, tagapagsalita po ni Vice President Jejo Marvinay. Attorney Quicho, magandang hapon po. Hi, good afternoon, Chiki. Apo, dito po sa pinakauling aligasyon ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, ano po ang naging reaksyon ng kampo po ng Vice Presidente? Alam niyo po, unang-una, sinabi ko nga ako kanina, no? Sa 10 sinasabi ni Mr. Mercado, 11 po dito pa sinunod. Eh, lalong-lalo na po yung dito sa DSP. So, sinasabi niyo ho na meron daw akong kickback, ano? Or meron daw akong anomaly. Sige po, suriin po natin yung mga dokumento, pati po yung mga statements po ng mga parties na involved po dito sa transaction. Alam niyo po, GT, si Mr. Mercado ang nagsabi mismo na siya ang nakipagsalita, siya ang nakipag-negotiate sa Alcanan. Okay? Inaamin po niya. Kaya nga po sinasabi po namin na wala akong personal involvement dito si Vice President Jejo Marvinay. Pangalawa po, wala akong ministro dokumento pinirmahan si Vice President Jejo Marvinay. Pangatlo, GT, may dokumento magpapatunay, no? May board resolution na inilabas ang BSP at ang organization na kumbaga ho ay nagbibigay ng authority or nagbibigay ho ng kapangyarihan kay Mr. Mercado, no, na makipag-negotiate at makipag-transact dito sa Altagan, no? And by virtue of that, eh, siya naman po talaga ngayon ang kinakausap, siya rin po ang katransact ng Alpha Land dito po sa particular transaction na ito. Okay? Yan po yung isang banda, no? Yung pangalawang banda ho na magsusuporta dito sa sinasabi natin, eh, alam niyo, may sulat mula sa Alpha Land. Dokumentado ho ito, no? Sinasabi ho ng Alpha Land, GD, na Mr. Mercado, ikaw ang nakipag-negotiate sa amin. Mr. Mercado, ikaw ang nakipag-transact. Mr. Mercado, ikaw ang pumirma ng dokumento patungkol dito sa lupa na ito. So, makikita ho natin doon na si Mr. Mercado ho talaga ang may involvement dito at hindi si Vice President Jejo Marvinay. Ano po? At ngayon, sinasabi ho na may anuman niya. Sinabi rin ho ng Alpha Land, GT, sinabi ng Alpha Land, wala kaming binigay na pera sa kahit kaninong opisyal ng pamahalaan. Na itong transaksyon na ito between Alpha Land and Boy Scouts of the Philippines above board, regular at walang irregularities involved, no? So, makikita po natin, kaya nakalulungkot. Ngayon, sasabihin ni Mr. Mercado na si Vice President Jejo Marvinay may kinalaman dito. Eh, yan po ay hindi po talaga totoo. At huling-huli, Jiggy, no? Yung may dokumento manggagaling sa Alpha Land na nagsasabi na kung meron niyang humihingi dito ng benepisyo o nagpaparinig na dapat may benepisyo, is si Mr. Mercado, no? So, kaya nga nakakagulat, bakit ngayon ibinibintang niya yung gimmick niya at niya ibinibintang yung kalokohan niya dito kay Vice President Jejo Marvinay. Apo. At ito nga ho, ano, yung mismong mga dokumento ay siya ang nakapirma. Pero yung parating sinasabi niya na inaamin niya na ako nakapirma sa pag-uutos din ni Vice President Binay. So, paano niyo po ina-analyze to at ano po masasabi niyo dito sa kanyang depensa rin na ito? Yun nga, alam mo, Jiggy, yan, sinasabi lang yan, Mr. Mercado. Una-una, napakadali kong magbintang, napakahirap naman kong bigyan ng ebidensya o bigyan ho ng pasihan, ano? Ngayon po, may pattern na ho yan, eh, no? Sa lahat po nga na sinasabi ni Mr. Mercado, lagi niya ho sinasabi, si Vice President Binay, Vice President Binay, Vice President Binay. Pag tinatanong, nasaan yung ebidensya mo? Pag naglabas siya ng dokumento, makikita mo doon sa dokumento, siya naman, no? So, katulad po yun dyan sa condominium, dun sa the peak na unit. Kanina ho, tinanong rin ho niya sa Senado, hindi ho ba mismo si Mr. Olivar? Ito ho, si Ariel Mercado Olivar, no? Ikaw mag-anak ko rin ni Mr. Mercado, eh. Kasi siya na ho mismo nagsabi na si Mr. Mercado ho ang nagsabi na ipangalan sa kanya yon, ano? So makikita ho natin dito, lahat ng mga ginawa na ni Mr. Mercado ng kapuhan, lahat ng mga gimmick ni Mr. Mercado, eh ngayon, ibinibintang niya lahat conveniently, without any basis, GD, kay Vice President Jejo Marvinay. Ang nakalulungkot dito, GD, yung Senado,
itinatanggap ito hook, line, and sinker, ha? Yung talaga kung ano sabihin ng merkado, parang gospel truth, no? Eh, yan po naman, eh, unfair, ano? Eh, sinasabi ko nga, ho, sana naman, itansyahin po rin ng Senado, timbangin din po ng Senado yung mga sinasabi bago po nila tanggapin. Eh, pero mukhang talaga hong sadyang gusto po talaga nilang i-discredit, sadya hong gusto talaga po nilang pahiyain si Vice President Sergio Marvinay, kaya po lahat ng mga kasinungalingan ng merkado ay tinatanggap nila. Oh, isa po sa mga, kumbaga, parang highlight din ng pamumuno ni VP Binay sa HADC, itong pag-ibig fund na mula sa mga anomalya nung mga issue ng Globe Asiatic. Eh ngayon, dumami yung miyembro at medyo naayos yung sistema. Pero ngayon, eh nababanggit na rin at nasasama dito sa mga pagdinig. Ano po yung naging reaction nyo nung yun nga, makaabot na sa pag-ibig fund yung ganito pong mga klase ng allegation? Alam mo, Jiggy, malinaw yung ano, build-destroy. Build-destroy. Si Vice President Sergio Marvinay, alam niyo, sinisira ko eh. No? Dinidiscredit ko yung mga maging accomplishments niya, yung mga achievements ko niya, ng mga projects ko niya na naumpisahan. Tingnan mo, Jiggy, inumpisahan nila yan sa Makati. May mga bintang sila. Eh nakitang hindi nila mapapatunayan yan dahil puro kasi kasinungalingan. Bumaling ngayon sila dito sa housing, no? Eh doon sa housing, tama ka, GB. Pero hindi lang medyo, talaga naging maganda ang performance ng pag-ibig, no? Yung mga reforma na na-institute dyan sa institusyon na yan, eh talagang pinagmamalaki na hindi lamang ni Atty. Perperabe, pati na rin ni Vice President Jejo Marinay, no? Eh, ngayon, itong Boy Scout, alam mo, napakatagal na nanilbihan sa Boy Scout ni Vice President Jejo Marinay. At ito, napakalapit ito sa puso niya, no? At nakita rin naman natin na lumago at nakilala at lalong lumakas ang organisasyon ng BSP sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sergio Marvinay. Kaya ito, tinitira na naman po nila, no? Sinisira na naman po nila ng institusyon. Kaya nga po, ang pakiusap natin, GD, alam mo, dapat maging responsable rin naman tayo. Eh, napakasakit ng mga salitang binibitawan dyan sa Senado. I'm sure, napanood niyang kanina. Grabe, napakasakit, ano? Eh parang hindi na ito nanggagaling sa mga senador. Kasi kung ganyan na lang yung palitan natin ng diskurso, eh siguro sakali na lang tayo mag-imbestiga, ano? Eh kasi gutter language na yung naririnig natin doon, GD. Eh sana naman baguhin ang sistema yan dahil hindi magandang ehemplo yan. Attorney, dito po sa mga pahayag na maaaring ipa-contempt, yung pong mga hindi dadalo ulit sa mga pagdinig, ano po ang masasabi niyo rito? Unang-una, alam mo, Jiggy, talagang pagtutuunan natin, talagang masusi natin titingnan yan. Kasi unang-una, si Mayor Junjun Binay, umarap na po yan sa Senado. Yung mga katanungan po ng mga senador, sinagot na po niya. Marami nga pong nakapag-observe. Sabi nga po, 6 na oras kung binastos si Mayor Junjun Binay dyan sa Senado. Pero sinagot pa rin po niya at hinarap niya po yung mga katanungan. Pangalawa, yung mga hinihingi pong dokumento ng Senado, ng Blue Ribbon Committee, eh yan po lahat na ipadala na po, no? Kumbaga, naisumiti na po ng City Government of Makati yung mga dokumento na yan sa Blue Ribbon Subcommittee. Pangatlo, Jiggy, pakikita rin ng mga reporters nyo, yung mga City Government officials ng Makati, dumalo, no? Eh pumupunta ho yan, pag pinapatawag, pero hindi naman ho tinatanong. Ngayon, kung tatanungin, hindi naman ho pinapasagot, hindi pinapaliwanag. Eh tapos ngayon po, gusto nila i-content. Eh, ganito ko lang yung tinitingnan ng GD. Ito sila Mr. Mercado, ito sila Mr. Bundal, ito sila Mr. Hechinova. Ito talagang under oath, nagsinungaling. Ha? Nagsinungaling. Pero imbis na i-content, imbis na sabihan na huwag gawin yung pagsisinungaling, eh inirekomenda pa to ng Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee, sa Witness Protection Program, ha? Isipin mo, eh talagang kinakandong dito yung mga sinungaling, ano? Eh tapos sa kabilang banda naman, ito mga city government officials, kung sila Mayor Junjun Binay, nakipag-cooperate, binastos. Ngayon, ayaw, sinasabi na, kung ang request lang naman, padala niyo sa amin yung mga tanong para masagot namin beforehand. Ayaw. Ngayon, i-content. Okay, bahala na po yung mga kababayan natin kumusga kung tama at patas ba ang pagtimbang ng mga senador, itong tatlong senador, dito sa ginagawa ho nilang
investigasyon. Apo, panghuling katanungan po, Attorney, meron pong pinaplano ulit na plunder case o isasampang plunder case si Attorney Ginong Mercado. Ano pong plano niyo ang kampo niyo? Magka-counter ho ba kayo ng kaso din laban sa kanya? Ano po ang gagawin niyo? Alam mo, sige, hintayin natin yan. No? Ayaw po natin maging presumptuous. Ayaw naman po natin pangunahan si Mr. Mercado. Sinabi po niya yan kanina. Tingnan po natin kung gagawin niya. Kung gagawin po niya yan, maghaharap po tayo sa tamang po. Tingnan po natin ang tama. At higit sa lahat, Gigi, yung magandang institusyon ng Boy Scouts of the Philippines, ayan, pagtatanggol po yan ni Vice President J.J. Magbinay at hindi minsan po, no? Hindi minsan President J.J. Magbinay na madungisan ang malinis na pangalan ng institusyon ng Boy Scouts of the Philippines. Maraming salamat po sa pagkakataon si Attorney Rico Quicho, tagapagsalita po ni Vice President Jejo Marbinay.